Mga kada, kayo ba ay mayroong natatanging talento na nais niyong ibahagi sa amin? Kung yes ang sagot niyo, baka kayo na ang hinahanap namin dito sa Talentadong KU. At ang makakasama natin ngayong umaga ay nagsimulang kumanta at a very young age na 4 years old pa lang. Wow! Grabe, na all. Alam ko, excited ang ating mga kada, kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's give it up for Vino Almario! It's a new life for me, and I'm feeling good. I am feeling so good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Butterfly all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. In this whole world, in a bold world, and a new world for me. Come on, maestro. Kasi nga, nakita mo kung gaano kalayo yung microphone, pero kuha-kuha. Oh, oh. Diba, napansin nyo? Grabe ang lakas ng boses. Saan galing yun? Lakas daw ng mic. Hindi, maganda po talaga yung microphone dito sa... Okay, maganda humble. Yung nabibigay na... Ba't sa akin bakit po lagi sila? Bakit sa amin hindi ganyan? Gusto nyo na lang... Ay, iba yung... Try mo, Ems, kung ganong kalakas. Pinatayan na. Medyo lang. Bati ka muna, Vito. Magandang umaga po sa lahat na nanonood sa kada umaga nandito sa studio. Good morning po. Vino! Pahawa naman. Baka naman, baka pwede ko maging parte ng pamilya nyo. At saan galing yung talent na to?
Actually, sabi na pagin nyo nga po kanina, 4 years old, nahilig akong umawit. At siguro dahil po sa pamilya, sa magulat, lalong-lalo na, wala po akong narinig na kumakanta na nag-perform sa pamilya, kundi ang aking kapatid. Na si Kevin Almario! So ano, di ba si Kevin ay voice coach? Di ba? So, tinuruan ka rin ba niya? Ay, marami pong mga pointers as we grow up, ang laking bagay po na nandiyan siya, nakokorek ako sa mga yung mga flaws ko. Mm-hmm. Meron bang time na ano, nagkakasabay kayo sa gig? As we grow up, maraming, may mga, several times nagkasabay po kami sa gig. Kaso nga lang, kasi nga, dahil ako po yung mahilig magko-contest, so minsan talagang iba yung daan. Iba yung path. Okay. Kwento muna kung paano kayo nag-start, nagsimula. So, sino sa inyong dalawa ang nauna dito sa music, or paano ba? I've been looking up to my brother ever since maliit pa lang po ako. Kasi talagang nung nasa Brunei pa po kami, nagkaroon ng small business yung grandparents po namin. Siya na po talagang entertainer doon. Bata pa lang siya. Siya na yung kinagigiliwan ng mga tao. And it feels so good, diba? So sabi ko nga, ay, gusto ko rin, ano, na-entertain ko rin yung mga tao. Na-inspire ka sa kanya. Kevin. Kaya nagdire-diretso. At sabi mo nga, yung path mo ay sa mga competition. So marami ka nang nasalihan, Vino. Medyo marami po. Lalo na po nung bata po ako, talagang natuwa din po ako na yung mga naging guru ko, nung habang nag-aaral ako, talagang sila yung nag-push lang na sumali. At habang tumatagal yun, nung napunta na ako sa ibang bansa, pati po doon, nasubukan ko. So ano, from school competitions, barangay competitions, napunta ng international? I was favored and fortunate po na nanalo din po ako nung 11 ako. Sa national television natin dito. Wow, 11 years old ka pa lang na nanalo ka Pero nag-international ka rin? International competition? Yung international competition, it's more of an international show po eh. Doon po sa Universal show na yon, habang nandun ako sa bansang yun. Ito. Yan ito yan. Yung pinapakita natin. Ay, ito naman po ang ating mga international gigs. Okay. So doon sa Universal show? Bali po, I was fortunate to represent the Philippines kasi mga bawat iba't ibang bansa po nire-represent doon. At sabi nila, nung nakilala ko sila, Vino, wala pa kaming Filipino singer na nire-represent. Would you mind doing the favor? And I feel really favored. Anong bansa ito, Vino? Sa Beijing, China po. It's called Universal Asia. Show. Vino, galing. Bukod sa pagkanta, nagpi-play ka na rin ba ng mga instruments? Yun naman siguro ang disadvantage po siguro ng kapatid ko. Kasi siya na yung nandiyan na eh. So, kumbaga ako na parang hindi ko kayang mag-play ng instruments harap na maraming tao dahil hindi ko siya, wala akong formal education when it comes to musical instrument. Pero yung frustration naman tutuan doon. I can play guitar, jam lang, and all. Pero hindi ko po siya mag-aaral. Ngayon, you write songs. You compose, no? Siguro yung one time na very inspired ako, I was able to make 2 songs. Pero hindi ko po siya nare-release. Nilabas hindi ko pa. Pag ba ganun, pinapacheck mo pa rin ba yan sa kapatid mo, Vino? Lalo na pag technical po. Siya talaga ang lagi kong kinukonsulta. So yung mga sinulat mo na kanta, pinacheck mo sa kapatid mo? Ay, hindi pa niya rin naririnig yun. Kanina diba pinag-usapan namin yung fear. Do you think you have a little fear to labas yung sarili mong composition? Siguro po, may mga, hindi kasi maniwala yung mga tao sa akin eh. Kasi, stage is my comfort zone. I can see that. Pero, hindi sila naniniwala sa akin. Nakapag lumabas ako, I don't know if it's a fear or very uncomfortable meeting new people. Na parang nahihiya ka, na parang, sabi, hindi ikaw yung Vino na lang, na so parang iba ka sa stage at iba ka rin kapag dating sa personal life mo off-stage. And then when you're off stage. Ngayon, what's your genre naman? Kanina kasi pinakanta mo sa amin yung When I Feel. As I grow older naman po kasi nahilig po talaga ako sa jazz eh. Pero nung bata po ako, I love jazz also. Ano? Talagang pop ballad ako na hasa. At tapos, syempre, pag yung lalaki po, kasi karamihan po ng mga batang lalaki, female voice, di ba po? So, I was doing Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey. Na all. Galing. Ano pa yung ano mo? Gusto mong ma-accomplish? Pangarap ni Vino?
I think it's every artist's dream na until I can sing and at meron pa pong taong na I appreciate yung talent namin and we see katulad pa may mga crowded lang ito mga nag-enjoy sila. I think that's the dream eh. When I was younger, I was like, simula elementary po kasi ako, sinabi ko, di ba pinapasulat tayo ng mga teachers natin, what do you want to be when you grow up? I've been consistent until I graduated na I want to be a professional singer and a business owner. So, at natupad mo? Pareho? Nung unang lipad ko po na as a singer, sabi ko, eto na ba yung professional singer? Yun. So one down. Uh-huh. Tapos yung, when I was 27 naman, nung medyo napagod ako sa, stayed po kasi yun eh, from 2012 to 2017 mid talagang, everyday nagkatrabaho ako as a singer. Pero nung 27, sabi ko, pwede na ba akong pumasok sa isang maliit na negosyo? And, Natupad mo pareho ng pangarap mo. Ano ba yung isa pang pangarap na gusto mo pang i-achieve? Meron pa ba? I just want to inspire much more people sa talent na meron ako. At hanggat kaya ko, sana may maniwala dito. Oh, ngayon, last lang, wait, Ems. Gusto ko lang ang message mo kay Kevin bilang kapatid mo. Ang message ko sa brother ko, I love his honesty. Yes. He will not beat around the bush. And hindi, sa, lalo na sa pamilya kasi, sa kaibigan, di ba? True! So I found a true friend in my brother na kapag sinabi niyang, lalo na ngayon na nag-age kami, na kapag kahit pangit yan, kahit hindi siya magandang pakinggan or i-accept, bigla ka nalang maupo na, it takes real courage to be honest to someone you really care about. Yeah, yeah, that's one thing I'm very grateful. Keep doing that. Mm-hmm. And we both know that we don't have daddy with us anymore for more than a decade, almost 2 decades na. Pero we're intact as a family. Tayo nila mama, tayo magkakapatid, and music lives on. Yes. Alam niyo, ang ganda nung sinabi mo, Vino, no? Kasi ilalayo natin yung personal, yung emotion kapag napagsabihan tayo ng masakit, di ba? Nang hindi natin gusto. Kasi hindi natin gustong marinig yun eh. Pero yun yung kailangan nating marinig para matuto tayo. True. And be thankful for those people na tinutulungan kang mag-grow. Correct. Buti na lang meron kang Kevin. Meron kayong bawat isa, di ba? To help each other. Kaya naman, i-promote mo na rin ang iyong social media account para naman ma-invite ka ng mga kada natin kapag meron silang event. Salamat po. You can check me out on my Facebook. It's Vino Abarquez Almario. And sa YouTube po, Vino Almario. And IG is Vino_Almario23. So if you guys have any events, just hit me up. Holiday season. Gusto mong bumati in Chinese. Marunong! Sheshe! Yun lang pala alam. Sheshe. Baka naman gusto mo batiin na napapanood tayo kahit sa China. Correct. Yes. Eh, medyo nami-miss ko na nga mag-Chinese na almost 2 years na po ako na-stuck sa Pilipinas. Ano yan? Fukien or... I do Mandarin. Mandarin. Yung, Parang mas madali ang Mandarin kesa sa Fukien. Lahat po mahirap po. Actually, hirap ka. Totoo, lahat mahirap sa Chinese. Sige, batiin mo na sa Chinese. Go ahead. 大家好,中国朋友们, 我是Vino, 我在卡达欧玛嘎, 我希望你们都开心,天天开心. 谢谢! Sheshe. Nice. Ang sabi po niya, hello. And Vino, thank you. I'm here in the Cardo. Maraming salamat, Vino. Thank you very much. More power to Cardo, my man. Thank you. Thank you, Vino. At mga Cardo, kung meron po kayong kakaibang talento rin, tulad ni Vino Almario, mag-comment lang po kayo dito sa Net25. Malay nyo sa susunod, kayo naman po ang i-feature namin dito. Hi, mga ka-Net25. This is Emma Tiglao. For more Cardo Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.